Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the peace. Godspeed. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ay puling nagsama-sama upang manalangin sa pamamagitan po ng teknolohiya. Kung meron kayo mga Bible, makibasa kayo sa akin sa 1 Corinthians 3, verse 16 hanggang verse 17. Sabi natin dito, "Do you know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If anyone destroys the temple of God, God will destroy that person, for the temple of God is holy and that is what you are." So ang nice bigyan diin ng Panginoon dito, yung ating mga katawan ay talagang ating pahalagahan, hindi lang sa kalusugan, kundi yung ating katawan gawin ang tama at nang sa gayon mabigyan ng papuri ang Diyos. Kasi kung ginagamit natin yung ating mga katawan sa kasamaan, hindi yan nais ng Panginoon. Lalo-lalo na nga kung tayo po ay anak na ng Diyos, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. So hindi po nais ng Panginoon na yung ating mga katawan ay nasisira at hindi nagiging magandang halimbawa. Kasi, you know, God will, ang sabi nga dito, hindi aalaw ni Lord na magpatuloy yan, but that body will be destroyed. Hindi na naisin ng Diyos na talagang ikang ay mapasama, nang mapasama ang ginagawa natin. Kaya yan po yung gusto natin ipagpasalamat at panalangin sa Panginoon na patuloy sa ating mga ginagawa ay mabigyan ng papuri ang Diyos at sa ating kalusugan, ating pangalagaan ng sagayon ay patuloy na magamit tayo ng Panginoon sa pagmi-ministeryo. So sige po, tayo manalangin. Panginoon, maraming po salamat. Nakita namin na ang aming nga pong katawan ay templo at iyong tahanan, Lord God. At nais mo, maluwalhati ka namin sa pamamagitan nito, Lord God. Kaya Ama, sa aming kalusugan, turuan mo kami, tulungan mo kami na patuloy kami na maging malakas. Nang sa gayon, patuloy kami makapag-ministeryo sa iyo at sa aming mga aksyon at ginagawa. Ikaw po ang maluwalhati, Panginoon. Kung sakaling may mga mali kaming ginagawa, tulungan mo kami, Lord God, na maitama nga ito ng sa gayon, Panginoon, magiging mabuti kaming halimbawa sa mga taong makakakita sa amin. Salamat po, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Again, mga kapatid, ang nais ng Panginoon, alagaan ang ating katawan para magkaroon ng magandang kalusugan at ang ating katawan, bantayan natin yung ating ginagawa. Nang sa gayon, maluwalhati ang Diyos sa mga bagay na nagiging aksyon at mapapapurihan natin ang Panginoon. Salamat. Godspeed. Please like, share, and subscribe. Yay! Meron akong magandang balita. Pakinggan nyo to. Tsak, matutuwa kayo. Uli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to, wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos! Tagumpay tayo! ...500 Elite Club members. Only a few who dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together, we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference. Guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aral. Kung member ka, pwede ka mag-aral. Kung saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aral. Yung apat na yan, pwede mag-aral. Idagdag mo pa yung curious
sa Bible. So yung mga lima na yan ang pwede mag-aral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So doon kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwira ng bank, gusto, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok, hindi ako pwedeng pumasok ng gintong araw, ang available ko lang is dalawang araw, kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So ito na yung mag-i-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan, maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano pang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed!